mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Morning guys! So, kagabi, hindi na ako nakapag-end ng vlog kasi sobrang pagod talaga. Hindi kasi normal route yung dinaanan namin. Kasi normally, di ba, parang Manila to Tokyo ka na kagad, either Narita ka or Haneda. Pero kasi ang ginawa naming route is Manila to Nagoya. Wala lang, for a change. Kasi last time, Haneda. So, ngayon, para maiba naman, sinubukan namin na mag-Nagoya. Tapos, mag-bullet train. Kaya lang, ako kasi talaga,
nagmo-migraine talaga ako, preparation. Tapos, yung flight pa namin kasi, 7:20. 7:20 ng umaga, pero since international, diba sa atin, kagawian na na pag international flight ka, 4 hours before. So, dapat 3 nandun ka na. So, ang wala ka ng tulog halos kasi normally nagpapaka talaga. Hindi kasi ako ganun kasinop yung nakapack na ng days before tapos matutulog, hindi. So yung gabi lang din ako nagpack tsaka ang daming pang inasikaso kasi nagka-problema yung vax cert PH. So nag-impake hanggang sa pagka-impatas maipake, kailangan mo nang umalis papunta na ng airport. So wala nang chance na magpahinga. Pagdating naman doon, grabe yung pila, guys. As in, yung sa check-in, pagbukas namin, open na yung check-in. Ang haba ng pila, na pakita ko naman sa video, diba? Ang haba ng pila. So, tapos pagdating afternoon, hindi pa natapos doon. Pagpunta mo na immigration, kinakabahan ka na, ang haba pa ulit ng pila. So, sa check-in, Doon nagamit yung kwentong mga requirements kasi 'di ba ano tayo sa mga hindi the usual na doon naman eh yung visa mga ganyan, pero kunwari isang vax cert nagka-problema kasi noon sa amin, hindi kasi dumating. Ngayon nung pagdating naman doon sa check-in, okay naman, tinignan lang din nila nung bandang huli pala, nagkaroon din ako ng vax cert. Pero last minute na talaga. Tapos yung son ko, hindi talaga. So nagpa-RT-PCR pa kami ha. Tapos sa pag-check-in, yung RT-PCR niya, show niya, hindi naman tinignan. Tinignan lang lahat ng mga vaccine card. So parang, pwede naman pala. But hindi ko siya sinishare para gayahin niya ha. Pero sinishare ko lang na ganun yung nangyari. So, hiningi lang yung mga vaccine card. Tapos, syempre, the usual ang kinakatakutan natin, immigration, diba? So, parang, shucks, paano ba to? Pero, yung son ko na yung magkakwento ng story niya about sa immigration niya. Kasi yun yung medyo mas kakaiba yung kanya eh. So, ako kasi employed naman ako, so walang problema. Pero, yun, sa akin, wala talagang tinanong. Kasi dun lang sa pinifill upan na, sa departure ba yun? Ang nilagay ko kasi doon na parang occupation, banker. Normally, hindi ko kasi pag may mga pinifill upan ako mga ganyan, hindi ko naman nilalagay kung ano kayo, kung anong position mo, anong rank mo, hindi ko nilalagay. Nilagay ko lang banker. So, hindi siya umipik, parang ganun. So, ginawa is, tinanong lang, what bank? So, sinabi ko lang kung yung bank. Tapos, yun lang yung question. Tapos, okay naman. Yun. So, tapos, yun. So, ang tagal nung sa immigration. Ang dami kasi talaga magta-travel. So, ang haba ng pila. Tapos, konting merites. Yung katapat ko. Yung tapat-tapat yung window. Magkatabi lang talaga. Parang isang ganito lang kayo dun sa So, yung katabi ko, since wala tinatanong sa akin, may titingan-tingan lang siyang ganun sa ko. Tapos, sa computer niya, yung katapat ko, parang dalagita. Tapos, hindi ko lang narinig kung saan siya pupunta. Pero, dun sa mga question, parang feeling ko, kumukong dito papayagan. Kasi, bata pa siya, tapos, nag-iisa siya. Tapos, ang mga question, parang isang question narinig sa kanya, hindi ka na nag-aaral. So, talagang bata, mukha pa talagang dalagita yung bata. Sabi ko, naku, magkakaproblema to. Mukhang hindi to mapapayagan. True enough, nung disabay kasi kami, nung paglabas namin ganun, sa akin tinatakan na, siya, may dala siyang papel. So, medyo talagang may problema ata yung ganun na magta-travel ka alone. Tapos, first time niya rin eh. Well, hindi ko na alam kung saan destination, pero baka yun yung mga problem. So, wala yung sa kasi yung kanina, immigration yun sa Philippines. Pagdating naman dito, siya yung dalawa parang quarantine? Bureau of quarantine ba yun? Parang ganun. Doon medyo natagalan kasi yung fast track nila, hindi pala para doon yun. So, meron pang isang app na hindi namin na-fill up properly. So, yun, hindi rin naman nagka-problema. Ang ginawa lang, chinek lang din nila
yung vaccine card. So, nung nakita nila, 3 doses, parang 3 doses, okay na. So, pinadiretso na rin kami pareho nung nakita na may 3 doses naman kami. So, importante lang din siguro na kahit nakapag-up ka pa or something, dalhin talaga na lang natin din yung mga vaccine card natin. Kasi nakatulong siya sa amin eh. Hindi namin na-fill upan properly o hindi namin kabisado kung ilan yung fill upan. Tapos sa fast track naman, since meron na yung may QR code, yun na yung sa immigration. Hindi pa siya immigration. Basta parang dun pa rin yun, papunta dun. Hinahanap yun. Okay naman. Parang papasok pa lang siya, tinitignan eh. So, sa immigration, ito yung ang question lang sa akin is kung anong purpose. Sabi ko lang, tourist, tapos ng ilang days. So, sinabi ko lang kung ilang araw. Ang pinaka-question na natandaan ko, yung address, may address kasing nilagay dun eh, sa pinifilapan. Tinanong anong address, tinatanong kung hotel, relative, gano'n. Sabi ko lang, Airbnb. Tapos after nun, wala naman siyang, pinalagyan niya lang ng contact number ko. Tapos enjoy your vacation na. Tapos in-explain niya lang na yung tinatak niya is pwede kang mag-stay for 30 days. Yun lang sa immigration sa Japan side. Yun. So, nice. Wala namang, wala namang masyado nakakatakot na, nakakatakot lang talaga habang hindi pa nangyayari. Pero kaya sinishare ko yung ganito. Para sa mga prepared naman, yung meron naman talaga kayong totoong reason ng pagta-travel, kompleto na may documents nyo, although hindi maiwasan na nag-worry, pero yun, para pabawas worry, alam lang natin na wala namang dapat katakutan. Okay naman, wala naman din sila masyadong question, parang maluwag naman yun. Yung iba naman, nakita na sa video yung pinagdaanan namin, yung from Nagoya to Nagoya Station, from Station na shinkansen kami to Tokyo. Then, ang pinaka nagpapagod ka talaga pa is yung Tokyo kasi, from Tokyo Station, wala pa kaming SIM card. Hanggang ngayon, di pa kami nakabili. So, ngayon pa lang kami nakabili. So, since wala kang internet, from Tokyo, papunta dito sa Airbnb, yun ang nahirapan kaming hanapin. Nahanap din. Buti na lang maaga-aga pa kami dumating kasi nga nag-bullet train naman kami. So, maaga pa kami dumating ng Tokyo. Tapos, yun. So, sobrang pagod. Kaya pagdating dito, di ko na-explain. But for today, naka-ready na kami. Lalabas na kami. So, tinanghali din kami ngayon kasi nga sobrang pagod. But siguro sa mga susunod na araw, maging okay na dahil makakapahinga na. So, ngayon, plano namin puntahan ay Shinjuku Gyuen. Bye!